Okay guys, today is March 21. So, ika 48 days na ng ating 6 bats. Ayan po, medyo lumiwanag na yung paligid namin kasi nilinis na yung forest dito sa gilid namin. Kaya yung sunlight medyo konti na lang yung nakaharang. So, ayusin natin itong ating bubong para mag-ano ng ventilation yung ating tanim. So, ito ay ka 48 days na niya. So, buksan natin kasi umaga pa. So, it's about to harvest na siya. For 7 days. Kaya then ito ay 6 bats. Ika 6 bats na. Ito ay Olmiti. Olmiti yung variety na ating tinanim. And so check natin kung may mga tip-borne ba. So maganda yung kanyang resulta. Wala masyadong tip-borne. Wala masyadong complication. At inabunuhan na natin ng tubig kasi nung fifth batch natin ay naubusan tayo ng tubig. Kaya nilagyan na natin ng tubig. So ito, malapit na rin din maubos ng tubig. Mabilis kang matakaw sila sa tubig ngayon pag medyo malapit na mag-harvest. So, ika 48 days na siya. At itong 7 bats ay pahinga natin. Ika 25 days na ng 7 bats na pahinga. Ito ating inanda is for the first cycle natin. Kasi every 7th, ano lang cycle natin, every 7th. Bats, mag-per-cycle na tayo. So, ito ay second cycle, pang second cycle natin. Ating gagamitin. So, yan po. So, ayusin natin yung ating bubong ngayon. For preparation sa second cycle para may ventilation masyadong di masyadong mainit. Kasi mababa yung bubong. So, ating iangat at baguhin natin para ma-accommodate natin yung ibang styrofoam natin. Mailagay natin dito, ma-plaster natin para sa mas maramihang punla. Okay? So, plaster na natin yung ating sit-up para mag-ayos tayo ng ating bubong. Okay. So, ayusin natin ito. Okay? So, itatadamin natin yung kamera. Yan guys, kitang-kita yung ating natin. Greenhouse natin.
Yan yung aking foreman. Tumutulong din sa pagpapanday. Yan, tarong magpanday na. Tarong nga. Oh, tarong magpanday. Oh. Okay. Sige, dok-dok. Oh. Mabuduktukan niyo mga kamot, ha? Oh. Madaog. Oh. Sige. Sige, tarong nga. Oh. Ayan guys, nagpanday tayo ng ating bubong. Inayos natin yung ating greenhouse para maging maganda at may ventilation. So itong assistant ko nang hilabot. Yan, sige, go. Sige guys, tuloy natin. Tirik na yung araw. Guys, relax na tayo. May ilik masyado. Nag-provisa na tayo ng maraming singot. Yan guys, tuloy natin. Medyo mainit na masyado. Buti na lang merong may lilim dito sa gilid. So, dito lang tayo pagilid. Kasi baka biglang umulan, wala tayong takip yung ating tanim.
Ha? Basta na ito. Deko, ay mama, bukot ka. Thank you.
Okay guys, yan na po, natapos na po natin nag-renovate yung ating bubong. So binago na natin para may ventilation yung ano, yung ating tanim. So ganyan na yung bubong niya at yung ating niche shed ayan sa baba. So ika 48 days observing na natin. So malapit na itong ma-harvest at maybe bukas ito naman yung ating germinate para ayusin natin. So yan po, pahinga muna tayo at nakakapagod. Ayusin po natin itong ating nichid. Yan. So ito ang DIY natin. Tayo lang yung may gawa ng ating bubong na ating Litos greenhouse. So soon kung meron tayong budget, lagyan natin ito ng neat pineness para mayroon ng ano, mayroon ng sarado yung ating close na natin. Lagyan na natin ng net para napasukin ng butterfly. So far wala pa namang butterfly dito sa atin ngayon. May isang pumasok noong second batch natin. So ngayon wala namang, di naman nasundan. So maganda naman, malusog yung ating mga tanim. So yan po, ano, olmiti. Pero iwan ko yan, olmiti ba to? Iba yung forma niya. So check natin yung tubig, baka maubusan naman tayo ng tubig. Ayan, so kakalagay lang natin ng tubig noong ka-44. So 5 days, ayan, malapit na rin mauubos. So by Friday, lagyan naman natin ito ng tubig. So din, almost puno to, so almost kalahati ng kinain nila. So matakaw sa tubig ito pag malapit na mag-harvest. Kaya, ayan, kailangan natin na monitor yung tubig niya at saka yung pH. Yeah, so, ayan, bukas ayusin natin yung ating mga styrofoam. Plaster na natin kasi yung mga pato, kinakain nila yung styrofoam, kaya ito kikit-kit ng pato. Yan ang sira-sira. Yan o, kinakain ng pato. Pato at manok. Kaya buti, angat-angat natin taas ng konti. Then yung ating small greenhouse. Ayan, hanapan natin ito ng mapaglagyan ng maayos para magagamit din natin ito sa other punla. So ito ay ating simulan, first batch natin. Once ma-harvest na natin itong ating 6 batch, 7 batch, pahinga naman siya. So ito ang first cycle natin ng second batch natin. So ipa natin din naman kasi wala pa nang ipa natin naayos. So bukas maayos natin itong ating bubong. So at na-plaster na natin yung ating mga styrofoam box. May arrange na natin sila ng tama. Since na maluwag na yung ating area, maliwalas na, may ventilation na yung pupuloy na hindi na manglalanta yung ating tanim dahil sa sobrang init. So adjust natin yung
Nitshade bukas. Ayan. Ayusin natin para patuloy natin na paramihin yung ating tanim. So, okay. So, yun lang po muna. See you. Thank you very much sa inyong pagsubaybay. At pahingat muna tayo at nakakapagod. Bukasan natin to finalize lahat. Okay, goodly. God bless. Baruch Hashem Adonai. See you sa masusunod na vlog. Ito po inyong kalagad, Milo Goldit. Salamat sa inyong suporta. Salamat sa pag-share, pag-like, at pag-subscribe. And also, pag-ambag ng financial support para ma-postro natin itong ating project na Food for Humanity. Okay, so yun lang po. Good day. God bless.